Senator Jinggoy Estrada timbog ang pagbogbog kay Morales sa hearings. Estrada takot makulong kaya nagsisipsip kay TBBM. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Takot makulong. Ito ang pinakamalaking motibo ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang patuloy na paninira sa kredibilidad ni ex-PDEA agent Jonathan Morales. Dahil nga sa mga kasong kinasasangkutan ng naturang senador, tila pilit umano nitong nilalapit ang sarili sa pangulo upang hindi ito hulihin at ikulong ulit. Kaya naman isa sa naging biktima ng pandidiin ni Estrada ay si Morales, nang saganan maproteksyonan ng senador ang makapangyarihang pamilya ng bansa at bigyan ito ng pabor upang takasan ang kanyang mga nakaudlot na kasalanan. Dahil dito bulabog na si Estrada at batid na rin ni Morales ang mga galaw ng naturang senador, kaya ipinangalan darakan ni ex-PDEA agent Jonathan Morales na hindi siya magpapahuli sa mga patibong ni Senador Jinggoy Estrada. Itong isang senador na klarong-klaro na nagsisipsip sa administrasyon dahil mayroong kaso, takot na makonvict sa kaso niya, ay pakinggan natin ang kanyang kabulastugan na ginawa bilang senador doon sa pagtatanong. Sino ba itong senador na ito? Kilala mo ba ito? Yan si Jinggoy Estrada. Sino ba itong Jinggoy Estrada? Ikaw ba yung Jinggoy Estrada? Patingin na nung itsura nitong Jinggoy Estrada. Parang buwan sa pangatay, naging kaibigan ko ito, pero ngayon mukhang... Ay! Kilala ko ito! Yung ba? Dati kong dinadalaw-dalaw yan sa kulungan, doon sa Camp Crame. Every Sunday, nagpupunta ako doon. Guilty! Dinadalaw ko yan, pero mukhang nag-iba na kasi masyadong high and mighty na ngayon ito. Tingnan natin, basahin mo nga. Estrada was found guilty of one count of direct bribery and sentenced to 8 to 9 years imprisonment. He was also found guilty of two counts of indirect bribery and sentenced to 2 to 3 years imprisonment for each count. Mga kababayan, total of 10 years. Ano ba yung crime of bribery? Basahin po natin, no? Kasi ito ay nasa Article 210 ng ating revised penal code, no? Ito po yan. Direct bribery ay isang ano yan, ha? Isang krimen. Krimen na tumatanggap ng suhol ang isang government official. Dito, maalala natin na siya ay tumanggap ng suhol, allegedly. Pero ako, tingin ko dyan sa desisyon ng Sandigan Bayan, nakasaad dyan na si Ginang Napoles ay nagbigay ng gift or suhol dito sa Jinggoy Estrada. Bakit matindi itong bribery? Parang pinapalabas kasi ng media campaign ni Jinggoy Estrada na ang parang naligtas daw siya sa krimen. So, hindi po naligtas. Naligtas sa plunder. Kasi ang plunder ay hirap maprubahan yan. Oh. Pero what is plunder basically? It's graft and corruption. Pareho rin niya. It is just a bigger amount, tapos mahirap i-prove dahil it's a series of the commission of a crime. At saka malalaking halaga. Malalaking halaga. Pero dito,
itong sinasabing bribery is just like the violation of the anti-graft and corrupt practices law. Pagtanggap ng suhol na habang ikaw ay isang government official. Republic Act 1319. At indirect bribery, dalawang count. Sa pangatay, naging kaibigan ko ito, pero ngayon mukhang... Ay! Kilala ko ito! Yung ba? Dati kong dinadalaw-dalaw yan sa kulungan, doon sa Camp Crame. Every Sunday, nagpupunta ako doon. Guilty! Dinadalaw ko yan, pero mukhang nag-iba na kasi masyadong high and mighty na ngayon ito. Tingnan natin, basahin mo nga. Estrada was found guilty of one count of direct bribery and sentenced to 8 to 9 years imprisonment. He was also found guilty of two counts of indirect bribery and sentenced to 2 to 3 years imprisonment for each count. Mga kababayan, total of 10 years. Ano ba yung crime of bribery? Basahin po natin, no? Kasi ito ay nasa Article 210 ng ating revised penal code, no? Ito po yan. Direct bribery ay isang ano yan, ha? Isang krimen. Krimen na tumatanggap ng suhol ang isang government official. Dito, maalala natin na siya ay tumanggap ng suhol, allegedly. Pero ako, tingin ko dyan sa desisyon ng Sandigang Bayan, nakasaad dyan na si Ginang Napoles ay nagbigay ng gift or suhol dito sa Jinggoy Estrada. Bakit matindi itong bribery? Parang pinapalabas kasi ng media campaign ni Jinggoy Estrada na ang parang naligtas daw siya sa krimen. So, hindi po, naligtas. Naligtas sa plunder. Kasi ang plunder, mahirap maprubahan yan. Oh. Pero what is plunder basically? It's graft and corruption. Pareho rin niya. It is just a bigger amount, tapos mahirap i-probe dahil it's a series of the commission of a crime. At saka malalaking halaga. Pero dito, itong sinasabing bribery is just like the violation of the anti-graft and corrupt practices law. Pagtanggap ng suhol na habang ikaw ay isang government official. Republic Act 1319. At indirect bribery, dalawang counts. Anong masasabi niyo ukol rito, mga kababayan? Just comment it down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.